Good evening, brothers and sisters. We are now on the 26th Sunday in Ordinary Time. Please all stand and join the singing of the entrance song. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The story of the poor Lazarus and the rich man is a reminder to care for the needs of the millions who would gladly have eaten the fill of the scraps that fell from the rich man's table. The little we share is great. Is a great help to those with less access to the daily basic needs. Today also the Catholic Church in the Philippines celebrate the 21st National Seafarers Day. Let us include in our prayers the seafarers and their families that they may always embark in a ship guided and protected by the Lord. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Glory to God in the highest. Thank you.
almighty power above all, by pardoning and showing mercy, bestow we pray your grace abundantly upon us and make those hastening to attain your promises heirs to the treasures of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Amos. Thus says the Lord, the God of hosts, woe to the complacent in Zion, lying upon beds of ivory, stretched comfortably on their couches. They eat lambs taken from the flock and calves from the stall, improvising to the music of the harp. Like David, they devise their own accompaniment. They drink wine from the bowls and anoint themselves with the best oils. Yet they are not made ill by the collapse of Joseph. Therefore, now they shall be the first to go into exile, and their wanton revelry shall be done away with. The word of the Lord. Thanks be to God. Testimony under Pontius Pilate for the noble confession
to keep the commandment without stain or reproach until the appearance of our Lord Jesus Christ, that the blessed and only ruler will make manifest at the proper time, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in an unapproachable light, and whom no human being has seen or can see. To him be honor and eternal power. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. He became poor, so that by his poverty you might become rich. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, there was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day, and lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and from the nether world, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in this place. Abraham replied, my child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you is great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from your side to yours, or from your side to ours. He said, then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment. But Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. He said, oh no, Father Abraham. But if someone from the dead goes to them, they will repent. Then Abraham said, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded if someone should rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang istorya tungkol kay
kay Lazarus at sa isang mayamang tao. Yung paratrifong version ng Cinderella na isang mayaman na naging mahirap at isang mahirap na naging mayaman. Pero hayaan niyo po na pagnilay-nilayan natin ng Ebanghelyo ngayon at mga pagbasa ngayon sa 4 na puntos. Una, siguro magtataka kayo kung bakit si Lazarus ay napunta sa langit. Wala naman siyang pinakita ginawa, no? Na kahit na anong ginawa niya, ay siguro magtataka bakit siya nagpunta sa langit. It is not only a story na huwag tayo pumunta sa impyerno. Pero bahagi rin yun ang makita natin kay Lazarus. At pakita rin natin na si Lazarus, meron siya yung mahirap na ito ay binigyan ng pangalan. Samantalang yung mayaman, hindi binigyan ng pangalan. Pero may pangalan po yan sa ibang-ibang Ebanghelyo, no? Ay Dives. Yung pong salitang Dives, hindi po yung name. Noun po yun, na mula po sa salitang Grego, na ibig sabihin ay the rich man, ang mayaman na tao. Hindi po nahulugan. Hindi katulad po ng Lazarus, ay talagang proper noun, name ng tao. So bahagi yung nakusahan ay nais na ipamanik sa atin na binibigyan ng pagpapahalaga ang dukha sa Ebanghelyo. Bagamat kahit na walang panahon na Yesus hanggang ngayon, ang binibigyan natin ng pangalan ay yung mga taong may kayamanan, may posisyon, may kapangyarihan. Pero nais na bigyan pansin ni Yesus na ito, no? Bakit pumunta sa langit? Yung pong mismong salitang pangalan Lazarus, ang ibig sabihin po noon ay alin. So, ayon po sa madalubasa sa pananakasulatan, ito daw ay nanggaling sa pangalan Eliasar. Na ang ibig sabihin ay alin, Lazarus kasi ay Greek. No? Ang Eliasar ay Jewish. Na ang ibig sabihin ay ano? The help of God. Ang tulong ng Diyos. Maging bahagi rin po ng ating pag-inilay, yung kahalagahan ay pinamamanhik din po sa 8 Beatitudes. Kung mayroon tayong 10 utos ng Diyos sa lumang tipan, alam natin mayroon tayong 8 pagpapala sa bagong tipan. At ano po yung una sa 8 pagpapala na ito? Mapalad ang mga dukha. Bakit mapalad ang mga dukha? Mapalad ang mga dukha na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya yung mismong kahalagahan ng pangalang Lazarus, ang tulong ng Diyos. Para po sa mga mahirap, mas madaling makita ang kanilang pagtitiwala, kasi wala silang inaasahan kundi alin, ang Diyos. Napakalaki po lang yung kahalagahan ito para po pagkakamit natin sa biyaya ng pangako ng buhay na walang hanggan. Kaysa kuminsan ang tingin natin, na kapag mas mayaman ako, mas makapaglilingkod ako sa Diyos. Pero kuminsan makita natin, alin, ha? Kuminsan kapag mas mayaman tayo, ano yung inaasahan natin? Yung ating sarili. Nakalimutan na natin ang Diyos. Bakit? Kasi hindi na nagsisimba. Marami nang ginagawa. Hindi na nakakaroon ng pagkakataon na makapagnilay. Kasi gawa ng kanilang pag-aasikaso sa kanilang kayamanan. Pero yun, nakita natin na si Lazarus ay nasa tiling ni Abraham sa pagkat maliwanag na binibigyan ng pansin. Apalad ang mga dukha na walang inaasahan kundi ang Diyos. Pangalawa, bakit naman itong mayaman na ito ay napunta sa impyerno?
Hindi naman ito pumatay ng tao. Hindi naman ito makikita natin na itinuturing na talagang tawagin natin ay public enemy. Pero ano yung kasalanan baga noong mayaman na ito? Gawa ba ng kanyang pagiging mayaman? Hindi ho. No? Hindi gawa ng kanyang pagiging yaman. No? Ngunit alin, indifference. Yung kanyang walang pakialam. Yung kanyang tinatawag po natin na callousness. Yung ipinahayag din po sa atin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos, na kung saan ay nakita natin yung aling complacency. Bakit? Kasi naatin niya sa gitna ng kanyang kayamanan, na ang taong ito na nasa gate lamang niya, na naghihirap, ay hindi man lamang niya inabutan ng isang kapirasong tinapay. Ito po minsan, when we no longer heard the cry of the poor. Si Pope Francis, isa po sa mga term na kalimitang makita po natin kay Pope Francis, ano? So that no one should left behind. Hindi yung problema na ikaw yung yumaman. Huwag mong kalimutan na baka naiiwanan yung ibang mga kapatid natin sa kanilang kahirapan. Kung yan sinasabi ng iba, eh, Father, mga tamad mo siya, kaya ay naghihirap. Well, bahala sila sa Diyos kung sila'y naging tapad. Pero ikaw, na mayaman, may ginawa ka ba? May ginawa ka ba na mailagay sa kanila yung kanilang katayuan? Kaya po, yung pinaka-main problem dito ay indifference, complacency, callousness. Ano yung ibig sabihin ng callousness? Nagkaroon ng kalyo. Hindi gawa ng pagtulong, no? Ngunit gawa ng alin? Kasi nagbigihan sa sigaw ng mga duka. At alam niyo po, yung unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos na atin narinig ngayon, very strong yung kanyang pangaya. No? Mayroon siya sinasabi na sawing palad kayo, woe to you, mga Israelita na nagpapasasa, na ang inyong pagkain, kayo ay umiinom na sa bangkok, kayo ay humihiga sa mga magagandang kama, malalampot na kama, na hindi ninyo naalala ang sigaw ng mga duka. At later on, sinasabi po ni Propeta Amos, hindi lamang yun. Kasi sa oras na tayo'y naging manhid sa sigaw ng mga duka, maging manhid din tayo sa ibang katatayuan. Kaya, anong sabi niya? No? Sinasabi niya doon sa maestrita na naging manhid na rin kayo, hindi niyo na rin napapansin na alin yung inyong kapitbahay, the Babylonian Kingdom, ay naghahanda na para sa kuping kayo. Which later on, ay makita natin sa istorya ng Israel na sila nga ay nasakop ng Babylonian Empire. Kasi bakit? Ang tinignan lang nila ay ang kanilang sarili. Kasi yung damdamin ng isang taong busog, no? Wala nang pakialam sa kanilang kapwa. At wala na rin pakialam na kung isa, hindi nila alam na sila ay napapaligiran na ng kalaban. At yun ang naging dahilan kung bakit ang mayaman na lalaki ito ay nagdurusa sa apoy ng impyerno. Pangatlo, maliwanag na ipinamamanin ko sa atin sa Ebanghelyo na nakita ko natin na alin, nandyan yung langit. Nandiyan yung impyerno. Eternal reward and eternal punishment. At awa maging makita ko natin na huwag na tayong tumulad dito sa mayaman na ito, na hintahin pa natin na kung kailan na tayo nandoon na sa panahon ng kamatayan, na pagdudusahan na natin
doon sa dagat-dagat ng apoy, ay tsaka lang tayo magsasabi na ipadala ang apo ninyo si Lazaro sa aking mga kapatid. Hindi, maliwanag na ho na kung saan ay makita natin na kinakailangan natin tugunan ang panawagan na ito. Hindi lang sapagkat we are afraid of eternal damnation. But rather ano, katulad po na ipinamanay ko sa atin sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo kay Timothy. Anong sinasabi nito? Na ipakita ninyo. Ipakita ninyo yung inyong pananampalataya. Ipahayag ninyo na kayo ay mga anak ng langit. Ito yung ating patutunguhan. Bilang bahagi yun ang ating pananampalataya kay Jesus. At makita po natin kung tayo talaga yung nararamdaman natin na tayo mga anak ng Diyos. Na tayo isinilang para sa Kanyang kaharian sa langit. Ay sigurado pong kung talagang dumutugon tayo sa panawagan ni Jesus, hindi pwedeng maa-atim natin sa ating kalooban na tayo ay nagpapasasa sa buhay na ito na may mga kapatid tayong iniiwanan sa kanilang kahirapan, sa kanilang nakalulunos na katatayuan. O, sumuntuwagin na po natin ay sa kanilang paghihirap, maging sa kanilang mga kasalanan. Hindi namin maatim. Kasi bakit? Ay, talagang hindi ito yung panyaya na ibinibigay. Kasi kung talagang tayo mga anak ng kalangitan, ayun o, kinakailangan natin ang higit na pagkita. Ito po sana, ang higit namin pagtuunan. Hindi lamang bilang isang individual, ngunit bilang isang simbahan. Na kung saan ay matugunan natin. Sabagat ito yung bagay na kinakailangan natin i-develop. Sabi nga ho natin, sabi nga po ay yung this is one of the treasure, the hidden treasure of the church. Yung tinatawag po natin social doctrines. Maging bahagi po na kung tuusin na kinakailangan natin palakasin. Marami tayong itinuturo dito. Pero kuminsan ay kinakailangan natin na bigyan ng mas malalang na pagkaunawa. Kasi bakit? Sa pakikisa natin kay Kristo bilang pare, malakas yung elemento, yung ating worship. Makita po natin yan sa organisasyon pagsimbahan natin. Halimbawa na lamang, ilan ang membro ng Lectors and Commentators? Ang dami ng membro ng Lectors and Commentators. Pero kapag pinigyan po natin sa pakikisa natin kay Kristo bilang hari, sa level ng service, sa ministry na pumapasok sa service, makikita natin na kakaunti. Katulad halimbawa ng alin, ilan sa atin dito ang membro ng ministry on social concern. Meron tayong ministry. Meron lang tayong leader. Wala tayong miyembro. Muli, sa ministry, sa worship, ilan ang lay minister sa Holy Communion natin? Ang dami natin. No? Pero yung ministry on prison, Father, meron ba nun? No, meron noon. Pero wala tayong tao. No? Ha? Mind you, ha? Wala tayong mismong tao. Ministry on ecology, wala rin tayong tao. Bagamat po tayo nagpapasalamat sa ating mga panawagan na kahit paano mo inatugunan ang ilang mga pagkilos na nais natin na makita sa pagkito ay naging bahagi po ng ating pangailangan. Katulad po halimbawa na ministry or migrants no? Na ating pinawagan at iso ay nagpa-function mo no? Sa pamagitan ng panalangin sa mga pamilyang migrante. Yung ministry natin na kung saan ay pinawagan din po natin na tinawag natin na St. Martin de Porres Risk Reduction Group na para po kung sakali mang magkaroon ng sakuna ay meron tayong mga paghahanda para sa nabanggit na pamamaraan ng ating pagtugon na pwede nating lapitan at magkatulungan.
At yung pinaka-latest so natin ay yung St. Martin de Porres Cancer Support Group. Ito po ay inilaan natin at tayo po nagpapasalamat na may mga tumugod. Sa pagkatalin, ito kasi ay para matugunan yung mga sigaw na may tinuturing nating mga Lazarus sa paligid natin. Kaya tayo ngayon. Pero sana kung nakapapansin nyo, nakaitinatawag ng Diyos sa mga ministry na tulad na nabanggit ko po na wala tayong tao, kakaunti yung tao, ay baka kayo yung makatutulong, ay sana po ay mabigyan natin ng pagtukod. At bahagi rin po nito sa darating na Biyernes, September 30, ang diocese ay naanawagan sa bawat parokya na magpadala ng 2 tao para alamasahan ngayon yung bahagi nito nung pong second Monday lang panyay lamang ay 2 tao, pero nung Biyernes ng gabi alas 10 nag-text sa akin yung pastoral office at kanina umaga nakatanggap ako ng kaninang tamhali pala pagkatapos ng aking binyag, nakatanggap ako ng letter na tumutugoy na umaari daw kasama na rin yung pari. Para saan naman to? Natugunan ang problema ng drug addiction. Yung tugon ng simbahan. Kasi bakit? Hindi may pwedeng comment lang tayo ng comment. Kinakailangan makapagpalangkas din tayo ng programang pagpastoral sa mga kapatid natin na nalulunsay pinagbabawal ng kapot. Ito rin po ay mga itinuturing nating mga Lazarus sa gitna natin. Kaya, kung talagang naniniwala tayo na tayo ay mga anak ng Diyos, mga anak ng langit, ay kinakailangan din natin ng pagtuunan natin ng pansin ang larangan na ito ng mga aktibidad na kung tutusin po ay para tumugon sa pangailangan ng ating kapwa. Alam niyo, isa rin sa gabal ko, Misa Nele, yung mentalidad natin, yung wrong mentality, ay, kaya mo lamang gagawin yan kasi gawa ng politika. Yun din ko, Misa, yung binabalat ko, naalala ko din yung isang kaibigan, kasi madumi yung kanyang street. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng mga tao na maglilinis ng kanyang street kasama na yung imbornal. So, inupahan niya. Sabi ng kanyang mga kapitbahay, pare, tatakbo ka bang kapitan? Yung kagad ang nasa isip, politika, hindi. Ito po yung trabaho ng sino mang nananalig kay Kristo. Ito po yung trabaho nila natin bilang mga Katoliko Kristiyano. Bakit? We are children of heaven. Na kung saan ay iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan at kapahamakan. Na kung talagang tayo niniligtas ng Diyos, hindi namin maatim sa ating sariling kalooban na yung iba ay naandun pa rin nakalugmok sa kanilang kahirapan at sa kanilang kasalanan. Pangapa, isang praktikal na pagkilos na nais natin bigyan ng pansin sa panahon na ito upang makita po natin na tayo ay hindi nagiging bingi sa mga sigaw ng ating mga kapatid na katulad ni Lazarus. Maaaring nabanggit na ko kanina sa pasimula ng magdiriwo ng misa na ang ating second collection ngayon ay para po sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo sa Batanes. So nawa po, mabigyan natin ng pagtugod kung saan po itagdagan ninyo. Hindi yung hahatiin lang ninyo yung inyong ibibigay sa first collection at saka sa second collection. Yung binibigay po natin sa first collection ay yan po ay for the maintenance ng ating simbahan at sa mga pangailangan po ng pangailangan natin na ginagamit natin sa simbahan. So, bagamat po,
Kapag tayo ay mag-selling ko, alam po natin na tayo ay madadagdagan yung sakit na maramdaman. No? Kasi we will spend more. Pero ito yung maliwanag na pakikiisa natin, pakikiramay natin. No? Na masabi natin naman, hindi ako naging bingi sa mga sigaw ng tulong ng mga duka na katulad ni Lazaro. Sa mga kapatid natin, particular ngayon, sa mga kapatid natin na salanta sa Batangas. At bahagi rin o na kung saan yung makita po natin, ano, Becarius, yung paghihirap natin, nalim, na sa aking pakiisa, mababawasan yung aking pera sa aking pagkulong, pero ay, hindi ako naging katulad ng mayaman na lalaki na naging bingi sa sigaw ng kapatid nating mga nangailangan. Kasi bakit? Tumulong tayo sa kanilang katatayuan. Sino pong apat na itong iniwanan ko po para po sa litong ito? No? Si Lazaro, na sa kanyang pagiging mahirap, siya ay nakarating sa kaharian ng Diyos kasama ni Abraham. Bakit? Sapagkat napapalad ang mga duka na walang inaasahan kundi ang Diyos. Pangalawa, bakit ang mayaman na lalaki na ito ay naghirap sa impyerno? Sapagkat siya ay naging bingi, nagkaroon na ng kalyo sa sigaw ng mga kapatid natin na katulad ni Lazaro. Pangatlo, tayo'y mga anak ng langit. At kung tayo ay tunay na iniligtas ng Diyos, hindi natin maatim na yung iba ay naiiwanang nakalugmok sa kanilang kahirapan at sa kanilang pagkakasala. Pang-apat, tulungan natin ang mga katulad ni Lazaro na nasalanta ng bagyo sa Batangas. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and with the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Our daily life is full of challenges, and we confidently ask the Father that we may always renew our faith and commitment. We also pray in a special way for the seafarers and their families. Lord, graciously hear our prayer. Lord, graciously hear our prayer. That the Lazaruses among us, the needy, the downtrodden, the sick, the lonely, the jobless,
find comfort in the Lord and open the hearts and heads of generous persons. We pray. Lord, graciously hear our prayer. That the diverses among us, the rich, realize that there is more to life than the accumulation and enjoyment of riches, and that it is by giving and sharing that they store inexhaustible treasures in heaven. We pray. Lord, graciously hear our prayer. That the people of the sea who have experienced abuse, maltreatment, and injustices may never give up in their quest for justice and truth. We pray. Lord, graciously hear our prayer. That those ministering to seafarers never grow tired of witnessing the Lord among the seafarers and their families. We pray. Lord, graciously hear our prayer. That all departed seafarers, like Lazarus, be comforted by the Lord in his heavenly kingdom. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Father, hear our humble petition, open our hearts to our needy neighbors and so serve you through them. Accompany also the seafarer and their families in all the moments of their lives. Through Christ our Lord. Amen. Please all be seated.